What's up sa inyo mga pre? Christian ulit dito nagbabalik ngayon sa bagong vlog. So ngayon ako ulit nakapag-vlog. Kasi ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon is online shopping. So alam naman natin lahat na bare months na, lapit na ang December. So marami nang mag-shopping. Could be sa mall, sa mga store, or online shopping. Online store. So ngayon, bibigyan ko yan ng lima. Pipilitin ko. Limang tips na kailangan yung tandaan pag magkayo yung mag-online shopping. Rule number one, or tip number one. Kailangan make sure na alam nyo na yung item na bibili nyo. Okay? You have to make sure na kung itong item number one na to is ito yung bibili nyo. Yun ang ano nyo. Kasi, makakasave kayo ng time, makakasave kayo ng oras sa paghahanap kung ano yung kailangan nyo. Kasi sa online shopping, marami talaga yun, maraming variety. So, make sure kung mayroon, gadget yan, cellphone, ganyan, alam mo na yung make and model, and everything. So, pag salpak mo or pagka-type mo ng sa merchant, Lazada man, or Shopee, or kahit ano man na nagbebenta na ano, sa online, malalaman mo na agad. So, yun, tip number one. Tip number 2, kailangan malaman mo kung ano ang payment of method mo, or method of payment rather. So it could be credit card, Bite Center, alam ko may Bite Center na sila, or cash on delivery. Ako personally, I prefer cash on delivery kasi sobrang convenient yun para sa akin. Hindi ko na kailangan lumabas, so wala akong credit card eh. But anyway, yun, cash on delivery pwede yun. Make sure na naka-select yun. Alright, para hindi kayo na-select mo pala. Credit card, tapos wala ang credit card. Diba? Tapos maging debit card ka, wala naman, kasi wala pang sahod. Diba? Yun, so make sure yung alam nyo yung, ano, yung payment, method of payment nyo. Tip number 3, make sure na trusted yung merchant. Legitimate siya kasi alam niyo naman sa online shopping, Lazada man o Shopee, maraming scammers. So you have to make sure na tama or legit yung pagbibilan mo, whether maliit na item yan or malaki, lalo na yung mga expensive one like phone, gadgets, yan, or whatnot, or appliances. So make sure na legit yan, trusted, maraming kung may mga positive comments. Kasi nakakatulog din reviews. Ako kasi pag bibila ko ng isang gadget, or kung ano man, tinitingin ko yung review. Kasi minsan yung reviews nagbibigay ng photos, kung ano yung status ng delivery, nung na-deliver sa kanila, ng item. So malalaman mo doon yung comments ngayon, yung mga reviews ngayon. So napaka-importante yun. So check nyo palagi yung reviews bago kayo mag-purchase. Tip number 4. Ito special. dedicated to sa mga delivery boys. So, yung mga delivery na nagde-deliver ng ano. Make sure na may tao sa bahay nyo. If ever na cash on delivery, lalo na pag cash on delivery, ang method of payment nyo. Kasi nakakaya sa nga pag kuyari, wala ka doon or hindi mo pinagbilinan or napagbilinan na meron kang padating na parcel, di ba, na item. Tapos pupunta sila doon, tapos wala kayo. Diba? Nakakahiya naman kasi, syempre, nakakapagod yun sa side ng delivery boy or yung delivery man. So make sure na, kuyari, may kumilakad ka, nag-expect ka na merong delivery, make sure na merong kang pinagbilinan or nandun ka para at least ma-accept mo yung, yung item on time. Diba? Para at least, pogi points ka doon. Sabihin, ito si Sarah, yung susunod na, baka malay mo, may libre ka ng shipping fee. Tip number 5. Wala yun. 5. You have to enjoy your online experience. Your online shopping experience. So, again, like what I said, yung first tip ko, kailangan alam mo yung item, tapos mag-enjoy ka. Explore mo yung kung ano man yung platform na tinitingnan mo online. Could be Lazada, Shopee, Zalora, or whatnot. Hindi ko alam kung may iba pang ano. I wish kung pwede sa atin Amazon, di ba?
i-enjoy mo yung platform, tingnan mo kung ano yung gusto mong item. Kasi marami eh, marami kang pwedeng pagpilihan. And then by the end of the day, mag-shop ka lang. So, like what I said, malapit na ang bear months. I mean, actually bear months na ngayon, malapit na ang December. So, mga 13th month pay, ano yan, baka naman. Lazada, Shopee, baka naman, So yun, so I hope na meron kayo nakuha dun sa mga tips na binigay ko. Kasi yun, based on personal experience ko yun. So you have to make sure na okay at nag-i-enjoy kayo sa shopping experience nyo. So again, this is Christian. At intayin nyo, meron akong malaking pupunta. Malaki ba yun? May pupuntahan ako. Sasama ko kayo dun. Pero hindi ko muna re-reveal. Teka, nag-ano kasi ako eh. Nag-online shopping ako eh. Teka muna, may nakalimutan ako. Kung natuwa kayo dito sa video na to, alam nyo na yung gagawin nyo ha. Mag-subscribe kayo, i-like nyo yung video na to, i-share nyo kung gusto nyo. Kahit, alam mo kung may napala kayo. Pero sana, subscribe kayo sa channel ko. This is Christian. Tapos, if you enjoy this, just hit the like button, notification bell, para ma-notify kayo kahit minsan wala. Peace! Love you!